Magandang araw po sa inyong lahat. Elise Hoson, gustong makilala ng politikong madatong at influential. Pero bago po ang ating balita, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Kapansin-pansin ang pagdami na nagkaka-interes pormahan ang aktres na si Elise Hoson matapos mapabalita ang paghihiwalay nila ng boyfriend na si Makoy De Leon. Kabilang dito ang isang politiko na gustong makilala si Elise. Pagkatapos mapabalita ang hiwalayang Elise Hoson at Makoy De Leon, tila nagka-interes ang ilang kalalakihang pormahan ng aktres. Sa isang artikulo, may nagkwento sa reporter na lalo raw na-attract ang ibang boys sa tipo ni Elise na single mom pero napapanatili ang kaseksihan at lalo pang gumaganda. May isang kaibigan ang reporter na nakipag-usap sa kanya kung pwede raw ipakilala si Elise sa kaibigan niyang influential at madatong na politiko. Gusto lang naman daw niyang makilala ang aktres. Pero duda ang reporter na type ni politician si Elise. Dahil hindi naman katsikahan o close ng reporter si Elise, kaya wala itong naitulong sa kaibigan ng politician. Handa na kayang pumasok sa panibagong relasyon si Elise? Sa mga huling post ni Elise sa kanyang Instagram account, kapansin-pansin lalo siyang gumaganda at sumesexy. Maraming mga netizens ang nagbigay ng mga komento at pinupuri nila ang aktres. Sa kabilang banda, matinding alipusta ang inabot ni Makoy mula sa netizens na obvious na fans ni Elise. Sinayang lang daw ng aktor ang kagaya ng aktres na lalo pang gumaganda. Pati ang babaeng nalilingkayon kay Makoy na si Mary Joy Santiago ay hindi rin nakaligtas sa panlalait ng fans. Ayon naman sa isang reporter, sana hindi sa politikong may sabit at iyong namang may pagmamalaki si Elise. Hindi nga makapaniwala ang reporter na maraming nagkaka-interes ngayon kay Elise mula na magkahiwalay sila ni Makoy. October 2021, inamin ni Makoy at Elise na mayroon na silang supling. March 2022, may mahiwagang post sa social media ang maklis na ang pahiwatig ay nagkakalabuan sila. Pero paandar lang pala iyon para sa isang produktong iniendorso nila. Kaso, mapagbiro ang tadhana na tuluyan ang kanilang paghihiwalay. May epekto ba iyon sa produktong iniendorso nila? Saad pa ng reporter, sana huwag muna mag-entertain ng manunuyo si Elise, lalo na kung may asawa na ito. Makabubuting mag-focus muna si Elise sa pag-aalaga sa kanyang anak. Samantala, kahapon ay ginanap ang Thanksgiving party na ibinigay ng Viva Films para sa cast and director ng No. 1 2022 Metro Manila Film Festival movie na Deleter, pero hindi nakadalo si Makoy. Ang sumipot lang ay sina Nadine Lustre, Jeffrey Hidalgo, Luis De Los Reyes, at ang director na si Michael Red. May isang taga Viva Artist Agency Incorporated ang tinanong kung bakit umiwas si Makoy sa nasabing event. Sumagot naman ito nang nasa Batangas kasi. Obvious naman na hindi nagpunta sa event ng Deleter si Makoy dahil umiwas ito na matanong tungkol sa hiwalayan nila ni Elise Hoson. Ayon pa sa kausap ng reporter, malay natin baka hindi palang ready na magsalita kasi may ibang narinig ako, mukhang inaayos nila. Baka nga naayos na at hindi palang ready na magkwento. Posible nga kaya na nagkaayos na si Makoy at Elise? Hindi naman siguro imposible yon, lalo na at may anak sila, si Elise. Naku, kung totoo ang chikang ito, tiyak nakikiligin ang mga fans ni Makoy at Elise na hindi matanggap ang hiwalayan ng dalawa. Sana nga good news ito at hindi fake news. Anyway, wala man si Makoy sa Thanksgiving party ng Deleter, masaya naman si Nadine, Jeffrey, Luis at Derek Michael na nakasama nila ang entertainment press sa pagsiselebrate ng tagumpay ng kanilang 2022 MMFF movie. Masaya rin ibinalita ng mga taga-Viva Films na showing pa rin ang Deleter at patuloy itong kumikita sa takilya. Kung number 1 movie sa 2022 MMFF ang Deleter at number 1 naman sila sa lahat ng mga ipinalabas sa mga sinihan, ang Made in Malacañang din ng Viva Films ang nasa number 1 position. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po!